lang pisikal na kalusugan ang nahuhubog sa paglalaro ng mga bata, kundi maging ang kanilang talino at galing sa pakikihalubilo. Kaya ngayong bakasyon, payo ng isang child psychologist, huwag hayaang panay gadget ang inaatupag ng mga bata. Sa halip, engganyohin daw silang makipaglaro. May report si Tina Panganiban Perez. Masayang naglalaro si Paula kasama ang kanyang mga pinsan sa Quezon City Memorial Circle. No, bakit ka naglalaro? Kasi po karapatan po ito ng bata. Masaya po. Natutuwa ang nanay ni Paula na natututo si Paula ang makihalubilo sa mga kapwa niya bata. Pero mas gusto niyang sa loob na lang ng bahay maglaro ang anak. Kung ako masusunod, mas gusto ko pa sa bahay. Kasi sa panahon ngayon marami ng ano eh. Marami ng hindi maganda eh. Na-influensyaan yung mga ibang bata, katulad ng mga pagmumura, yung mga bisyo. Pero ang isang child psychologist, hinahayaan ang kanyang mga anak na maglaro saan man nila gusto. Na holistic development ang paglalaro. Ibig sabihin, ang physical development, emotional, social, intellectual, lahat yan na-address pag ang bata ay nakapaglalaro. Ang anak niyang si Pepe, mas gustong maglaro sa playground kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan kaysa mag-isang maglaro gamit ang mga gadget. You get more time with your family, yeah, and more fun. If it's technology, there might be no more games to play because I'll get too addicted and then it will be start to be boring. And then if there's no more battery, there's nothing to do. Sabi ng child psychologist, hindi naman daw masama ang maglaro ng gadget. Basta't hindi lang ito ang aatupagi ng bata. Hindi yun beneficial sa development ng bata kasi maraming nawawala sa buhay ng bata. Hindi siya nakakapag-interact sa kalaro. Hindi siya natututo ng mga social skills, nung kanyang problem-solving skills. Payo ng child psychologist sa mga magulang, maglaan ng kahit isa o dalawang oras para makapaglaro sila ng kanilang mga anak. Pwedeng maghanap ng pampublikong playground sa barangay o sa mall o hayaang makipaglaro ang bata sa mga kaanak o kapitbahay. Bantayan lagi ang mga bata at pagsabihan ng mga batang banggitin sa mga di kakilalang kakausap sa kanila na nasa malapit lang ang kanilang magulang. Okay lang din daw kahit ang laro ay board games lang o gagawa ng kwento. Yung bata ay nakakapag-engage in dramatic or what we call imaginative play. Hindi siya kailangan lagi nagtatalon, nagsiswimming, nagbabasketball. Sa simpleng paglalaro, maraming benepisyong nakukuha ang isang bata na makatutulong sa kanyang paglaki. Tina Panganiban Perez, GMA News.